Katatapos lang po ng SONA ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. And as usual, marami po ang nag-abang nito, pro ka man or anti, tinutukan po ang SONA ng ating Presidente. At may mga sidelights at may mga kaganapan na kanais-nais at di kanais-nais. So yung aking pong reaction sa naganap na SONA ay sa susunod na episode ko na lang po ilalabas dahil gusto ko pang makakalap ng mga reaction from the antis and the pros. Total, marami naman po ang naglalabas ng kanilang mga reaction tungkol sa SONA. Yan po ang talk of the town. Reserve na lang po yung sa akin para sa next episode, okay? Ang gusto ko pong pag-usapan ngayon ay ito pong dalawang artista na talagang identified sa mga Marcoses. Sila po ay mga true-blooded loyalists. Ito po ay sila Beverly Salviejo at si Elizabeth Oropesa. They claim to be supporters of the Marcos family since then hanggang ngayon. Lalo na po si Miss Elizabeth Oropesa. Dahil kahit noong araw pa nakikita ko na siya talaga sa mga rallies supporting the Marcos family. Pero bakit ngayon may lumalabas na mga articles at interviews na galing sa dalawang ito na parang nag-iba yung ihip ng hangin? I am a Marcos loyalist mula pa nung panahon ni Apolacay hanggang sa panahon ni President Bongbong Marcos. So I cannot help but react dito po sa mga inilabas na interview ng dalawang artista na supporter ng Marcos family. Babasahin ko po sa inyo yung mga interviews at kayo na ang humusga, bakit kaya parang biglang nag-iba yung ihip ng hangin? Unahin po natin si Beverly Salviejo. Ito po nabasa ko sa kami at ang heading nito, Beverly Salviejo kay PBBM. Sana mabigyan nyo din kami ng pansin. Babasahin ko po yung article. Ito po ay inilabas ng kami.com.ph. Naglabas ng saloobin ang singer-actress na si Beverly Salviejo patungkol umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan si Beverly ang isa sa mga artistang sumuporta kay PBBM sa kandidatura nito sa pagkapangulo noong 2022. Subalit, ngayon aminado si Beverly na tila nakararamdam umano siya ng disappointment sa kabila ng pagkapanalo ng sinuportahan sa pagkapangulo. Sabi niya, "Ang sakin, ang disappointment ko ay parang napapabayaan yung mga maraming sumuporta. Gayunpaman, wala umano siyang pinagsisihan sa napiling suportahan dahil nilarawan niya si PBBM bilang pinakamahusay for the job. During that time, siya talaga ang pinakamagandang choice. When it was my time to do my choice, pumili po ako. Nasa utak ko na siya ang pinakamahusay for the job. Subalit, kung mabibigyan umano siya ng pagkakataong makausap ang Pangulo, hiling niya'y sila na may mapansin lalong-lalo na para sa sining at kultura ng bansa. Ako ang aking gusto talaga, sana matutukan yung culture and arts. Dahil ako, naniniwala ako na sa kultura natin manggagaling yung value formation. Napapansin niya umano na ang ilan sa mga nakakasama ngayon ng Pangulo sa administrasyon ay pawang hindi tulad nilang sumuporta kay PBBM. Sir, bigyan niyo naman po kami ng give us a fighting chance. Lahat yung mga sumuporta sa iyo. Dami namin eh. 31 million kami. Bakit parang ngayon hindi masyadong importante? Nakikita namin kasama mo sa Malacanang. Kasama mo sa kung saan-saan. Yung dilawan. Dahil ba sa kailangan mo silang digawan para kumampi sa iyo? Kailangan mo bang baliwalain kami? Ina-add mo sila pero minaminus mo kami. Naiinggit ako siguro kasi sila yung napapansin eh. Asaan kami? So bigyan ko lang po ng reaction yung mga sinabi ni Beverly. Una sabi niya, ang sakin, ang disappointment ko ay parang napapabayaan yung mga maraming sumuporta. In what way napapabayaan, Miss Beverly? Hindi mo ba alam na ngayong nanalo na ang ating presidente, hindi lang po yung mga sumuporta sa kanya ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Lahat na po yan. At ano kaya ang ibig niyang sabihin na napapabayaan yung mga maraming sumuporta? Mga supporters tayo eh. Kailangan tayong nasa likod ng ating presidente. Kasi yung sinabi niyang, bakit parang ngayon hindi masyadong importante? Meaning yung mga bumotong 31 million, hindi na importante kay PBBM? Importante pa rin po tayo. Kaya lang, ang problema nito, hindi na lang po tayong 31 million ang importante sa kanya.
lahat na po ng tao sa Pilipinas, lahat po ng mamamayan ng Pilipinas ay kailangan bigyan niya ng importansya. Hindi na lang tayo basta mga supporters niya. Kasi alam niya, tayo bilang supporters will always be there unless hindi ka na sumusuporta sa kanya. Dahil ba daw kailangan ligawan itong mga dilawan na to para kumampi sa kanya? E ano ba ang dapat gawin? Iitsapwera lahat ng mga hindi sumuporta kay Bongbong Marcos at ang intindihin na lang ay yung mga supporters? Parang hindi naman yata ganun yun. Kailangan mo bang baliwalain kami? In what way ba talaga binabaliwala? E ang ginagawa naman ng presidente ay para sa ating lahat. Sabi mo na iinggit ka kasi sila yung napapansin. Asan kami? Or asan tayo? Dahil ako ay supporter din ng ating Pangulo. Pero alam ko na mas mabigat na ang ginagawang trabaho ng ating presidente mula nung siya ang naupo. Hindi na lang tayong mga supporters na ang dapat niyang intindihin. Lahat na po yan, wala ng kulay. Bakit pa niya kailangan ligawan yung mga supporters niya? Eh, supporters na yung mga yan. Kailangan niyang ligawan yung mga nasa labas ng kulay natin. Dahil kung hindi niya gagawin yun, nasaan na yung diwa ng sinasabing unity? Although in fairness, sinabi naman po ni Ms. Beverly na wala siyang pinagsisihan sa napiling sinuportahan. Dahil para sa kanya, si PBBM ang pinakamahusay for the job. Ngayon, ang tinutumbok po kasi ni Beverly Salviejo ay yung sining at kultura ng bansa. Alam ko naman po na importante din yung sining at kultura. Kailangan din yung pagtuunan ng pansin. Kaya lang, sigurado ba tayo na walang gagawin ng presidente tungkol dito sa sining at kultura? Hindi po ba nagkaroon siya ng mga concert sa Malacanang para bigyang pansin yung mga hidden talents natin mga Pilipino? At isa pa, pwede bang mangyari yun? Eh, andyan si Senator Amy Marcos. Alam po natin na si Senator Amy ay lover of the arts. Nagpo-produce pa ngayon ng mga pelikula, yung mga dekalidad na pelikula. If I am not mistaken, siya po ang nag-produce ng Himala. So sabi ni Beverly, ako ang aking gusto talaga, sana matutukan yung culture and arts. Well, fine. Maganda ang gusto mong mangyari na mabigyan pansin itong kultura natin, itong arts, itong sining. Eh sa ngayon, alam natin na mahirap nang makausap ng basta-basta na lang ang ating presidente. Pero, hindi ba may access ka naman kayo ni Elizabeth Oropesa? May access kayo kay Senator Amy? Hindi ba kasama kayo sa dalawang pelikula ng mga Marcoses, ang Made in Malacanang at yung Martyr or Murderer? Sino ba ang co-producer niyan? Hindi ba si Senator Amy? Hindi ba kayo pwedeng dumiretso kay Senator Amy? Lalo ka na kung ang tinutumbok mo ay ang sining at kultura. Apakadaling lapitan ni Senator Amy. Bakit hindi mo idulog sa kanya? At baka makatulong siya at makarating kay President Marcos ang iyong hinaing. Sabi ni Beverly, naiinggit ako siguro. Kasi sila yung napapansin eh. Asaan kami? Yun ang tanong ni Beverly. Andiyan kayo, andito tayo mga sumusuporta kay President Bongbong Marcos. At alam na alam natin, lahat ng problema ng ating bansa ay hinahanapan ng solusyon. Isang taon pa lang naman si PBBM. Huwag tayong magmadali. Napakadaming sektor ng ating bansa at lahat yan ay dapat mahanapan ng solusyon, yung mga problema niyan. Siguro dapat maghintay-hintay muna tayo. Baka naman ang pinagtutuunan muna ng pansin ay yung mga priority. So valid naman siguro tong hinaing ni Beverly Salviejo dahil gusto niyang mapagtuunan ng pansin ang sining at kultura natin. I'm sure darating yung time na mabibigyan ng pansin ng Marcos government itong kultura at sining na sinasabi ni Beverly Salviejo. We all know the Marcos family are lovers of the arts. Mahaba-haba pa po ang termino ni PBBM. Marami pa pong time para mapagtuunan niya ng pansin lahat ng hinaing ng bansa natin. Isunod naman po natin si Elizabeth Oropesa. Dito rin po sa kami.com.ph, ang heading naman ito, Elizabeth Oropesa may hinanakit dahil hindi nabigyan ng pagpapahalaga kahit kaunti. Naisiwalat ni Elizabeth Oropesa ang kanyang saloobin sa pagiging isa umanong Marcos loyalist sa loob ng 37 taon. Nalaman ng kami na isa sila Oropesa sa mga Filipino actress na sumuporta sa kandidatura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. noong 2022, bago pa man ito
37 years na siyang sumusuporta sa mga Marcos. Subalit, matapang na inamin ni Elizabeth na tila may hinanakit umano siya sa naturang pamilya, lalo na umano sa kasalukuyang presidente. Sabi niya, "Even before, ilang taon na ba akong nakipaglaban? 37 years na akong nakipaglaban. Pag sinabi kong loyal ako sa'yo, loyal ako sa'yo. Yung ginagawa ko kasi, yung hindi naman ako nag-e-expect ng kahit ano. Of course, you're hoping na mapansin ka. Kasi after all, matanda na ako." Ito na pangiti po ako sa sinabi ni Elizabeth Oropesa. Sabi niya, "Hindi naman ako nag-e-expect ng kahit ano. Of course, you are hoping na mapansin ka." Parang opposing itong statement niya. Hindi ka nag-e-expect ng kahit ano, pero you are hoping na mapansin ka. So, nag-e-expect ka. Sabi pa niya, "Na ipanalo mo na yung presidente. Hindi lang naman ako, marami kami. Wala na akong litrato niya na may pirma, maniwala ka." Okay, marami tayong nagpapanalo sa ating presidenteng Bongbong. At siguro ko konti lang nga yung may litratong may pirma ni PBBM. Ako rin wala, supporter din naman ako. Pero naghangad ba ako magkaroon? Hindi. Kasi para sa akin, kung supporter ka, kung loyalista kang tinatawag, wala kang hahanapin, wala kang hihintayin na kapalit. Dahil ang pagsuporta ay hindi naghihintay ng kapalit ng kahit ano paman. Kaya kahit nga may nagko-comment sa akin na bayaran daw ako ng mga Marcoses. Lagi kong inuulit sa inyo na kahit na singkong duling o iba na ngayon, kahit na pisong duling, wala po akong natanggap o natatanggap mula sa pamilya ng mga Marcoses. At hindi po ako nag-i-expect. Well, siguro iba-iba naman kasi tayong klase ng mga supporters. Nakita niyo na mga vloggers na supporters ko noon ni PBBM mula nung kampanya, nung hindi na ibigay yung kanilang gusto, yung mga ipinangako daw sa kanila, bumaliktad na sila at kung ano-anong paninira na ang ginawa sa presidente natin at sa pamilya niya. I'm sure ito hindi gagawin ni Elizabeth Oropesa at ni Beverly Salviejo. Pero ano itong mga nilalabas nilang hinaing at disappointment? Although nilinaw din naman niyang wala siyang anumang posisyon sa kasalukuyang administrasyon sa kabila umano ng kanyang nagawa para kay PBBM. Pero bakit parang may hinig ng pagpapahinig itong salitang ito? Nilinaw niya na wala siyang anumang posisyon sa kasalukuyang administrasyon sa kabila umano ng kanyang nagawa para kay PBBM. Aba, eh kung lahat na lang ng supporters ni PBBM ay bibigyan ng posisyon or ng pwesto sa administrasyon, hindi po tayo magkakasya lahat doon. Para kasing ang dating sa akin, nagpaparinig na wala naman siyang posisyon na kahit ano sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sabi pa niya, "Masakit siyempre, Diyos ko, isipin mo umabot ako sa edad na to, tapos kahit retrato niya, hindi niya mapirmahan, bigyan ako." Again, tulad ng sinabi ko kay Beverly Salviejo, kayong dalawa ay kasama sa dalawang pelikula ng mga Marcoses, Made in Malacanang, Martyr or Murderer, na kasalamuhan ninyo si Senator Arnie Marcos. Bakit hindi kayo nanghingi sa kanya? Eh alam naman na natin na mula nung naupo si Bongbong Marcos bilang presidente natin, ay talagang wala na po siyang oras kahit na gustuhin niya na harapin ang supporters niya dahil mas malaki po yung mga problema kinahaharap niya. Nandiyan naman po si Senator Amy. O pwede na naman kayong dumaan kay Direk Daryl Yap. Humingi kayo ng litrato na may pirma ng ating presidente. Kasi para po sa akin, ha, napaka-petty naman ito na hindi ka lang nakakuha ng litratong may pirma ng ating presidente, ay maglalabas ka na ng gantong mga pahayag. Sabi pa niya, "Naisip ko lang, hindi panghihinayang eh. Hinanakit. Hinanakit. Hinanakit siguro. Oo, dahil hindi nabigyan ng pagpapahalaga kahit kaunti. Gayunpaman, hindi naman na siya umano naghangad na mabigyan pa ng posisyon. Too late. I'm fine. Hindi naman ako nagugutom. Kinakapos pa minsan-minsan sa dami ng tinutulungan. Siguro ang sasabihin ko, tulungan na lang natin itong mga ito." So, parang lumalabas pa rin na meron kang hinampo. Na porke hindi ka nabigyan ng posisyon, ito ang sasabihin mo. I am sorry. I hope mali yung aking interpretasyon. Kasi alam naman po natin, iba-iba tayo na interpretasyon. Ito po ang aking interpretasyon. Dito siya nababasa o ngayon na galing kay Elizabeth Oropesa.
Sabi niya, hindi naman na siya umano naghangad ng mabigyan pa ng posisyon. Hindi naman daw kasi siya nagugutom. Pero ano ba ang dating nito mga sinasabi mo, Miss Oropesa? Doon sa first part ng interview, sinabi mo, hindi naman ako nag-i-expect ng kahit ano. Pero sa bandang huli, sasabihin, hindi naman na siya umano naghahangad na mabigyan pa ng posisyon. Ang huling part ng interview, sinabi niya, ayaw ko silang nagkakagulo siyempre. As much as possible sana, masettle kung whatever it is na meron silang problema ngayon. Kasi ang nadadamay ang mga Pilipino, ang buong Pilipinas, kahit yung walang kinalaman, nadadamay. Ayun naman pala, Miss Elizabeth Oropesa. Gusto nating lahat na as much as possible, masettle kung whatever it is na may mga problema. At yun naman po ang ginagawa ng presidente natin. Mahirap ang papel ng presidente. Lalo na itong iniwanan ni dating presidenteng Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, ang dami ding ipinangako ng ating former President Rodrigo Duterte. Pero dahil sa COVID, marami po ang hindi natugunan at nabigyan ng solusyon. Siguro kung yung buong term ni former President Duterte, walang problema sa COVID, hindi ganito kadami ang problemang iniwanan niya kay PBBM. Alam pala natin na nadadamay ang mga Pilipino, ang buong Pilipinas, kahit yung walang kinalaman nadadamay. Dadagdag pa ba naman tayo sa problema? At bago po ako magtapos, ito lang ang gusto kong iparating kay Beverly Salviejo at kay Elizabeth Oropesa. Huwag niyong sabihin na hindi napahalagahan yung inyong mga ginawa para kay President Bongbong Marcos. Huwag niyong sabihin na hindi kayo nabigyan ng importansya. Hindi dapat kayo maghinanakit. Bakit? Hindi ba parte kayo ng dalawang pelikula ng Marcos family, yung Made in Malacanang at yung Martyr or Murderer? Hindi ba pagbibigay importansya na yun sa inyo bilang mga artista na napasama kayo sa dalawang pelikulang ito na magtutuwid sa mga kasinungalingan na ibinenta sa atin ng mga dilawan for the last 36 years? Hindi pa ba sapat na pagpapahalaga yon na kayo ay napasama sa dalawang pelikula nito? Years from now or decades from now, makikita na mga bagong audiences itong dalawang pelikula to at makikita kayong dalawa, Beverly Salviejo, Elizabeth Oropesa, mga loyalista na nabigyan ng pagpapahalaga ng Marcos family dahil nasama sila sa dalawang importanteng pelikula nito that will go down in history. Na kahit na wala na tayo, malalaman ng buong Pilipinas ng mga henerasyon na darating, yan si Elizabeth Oropesa at si Beverly Salviejo ay totoong mga true-blooded na Marcos loyalist. Mga pagpapahalaga ng Marcos family sa inyong talino na hindi mapapalitan ng sining at kultura at hindi mapapalitan ng isang larawan ni PBBM na meron siyang pirma. So sana makarating sa mga kinauukulan itong mga hinaing at disappointment ni Beverly Salviejo at ni Elizabeth Oropesa. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.